So, welcome to my channel guys. Nandito na naman tayo ngayon. Magtatanggal tayo ng password ng Realme 5. Ang kanyang model ay 1911. So, ayan. Medyo malabo lang kasi mahina yung kanyang brightness. So, dito magdadial tayo ng asterisk number sign 899 number sign para makita natin yung kanyang model number. So ayan, medyo malabo nga lang, hindi nyo makita, pero RMX 1911 ang model na to. Ito yung Realme 5. So ayan, may password siya, hindi natin matanggal. I-off lang natin yung phone. So, dito guys, kailangan nating buksan talaga yung phone. Gagamit tayo dito ng tools na pangbaklat ng kanyang likuran. So, dito gagamit ako ng plastic na manipis, yung pinagtanggalan ng tempered glass, yung pinaka full cover. So ayan yung gagamitin natin, or kung meron din kayong cards or baraha, kaso nga lang yung baraha medyo makapal siya ng konti kaya minsan nababali yung mga takip. So ito yung maganda kasi umaano siya, sumusunod siya ron sa ating mga ano, sa adhesive niya ron sa loob. So sundan niyo na lang guys ang ating gagawin. So dito hindi ko na siya ininita ng hot air kasi malambot lang naman yung ano nito, yung mga adhesive nito, sa gilid lang naman siya. Alalay lang kasi minsan baka matamaan natin yung dito lang naman sa part ng camera niya at sa kanyang fingerprint sensor, yung mga masela na kailangan nating ingatan. Pero dito sa bandang baba niya wala naman tayong tatamaan ng mga piyesa dyan. Dito lang talaga, dito sa part na to. Kaya dandahan lang talaga. Tapos dito guys, sa pinaka fingerprint sensor niya, meron ding dikit yan sa pinaka gitna. So tutuklapin natin. So ayan. Doble ingat lang tayo doon, dyan sa gitna niya. So ditong part na to medyo madikit talaga siya kasi maraming adhesive yung nilagay nila rito. So ayan na. Tatanggalin lang natin siya unti-unti. Ang kagandahan na dito guys kasi hindi siya nababasag yung pinaka ano niya, kasi yung pagka-plastic niya ay elastic. May pagkagoma yung pagka-plastic niya. Hindi siya katulad nung sa mga Huawei minsan na konting ano lang, nababali talaga siya kagad. So dito alalayan lang natin yung pagtanggal.
Dito pala guys, sa pagtanggal ng password ng Realme 5, dalawang klase pala to. Yung online tapos yung offline. Yung gagawin natin ngayon ay offline. Kaya kailangan nating buksan yung ating phone. Sa online naman guys, hindi nyo na kailangan buksan pa yung phone. Yun nga lang, kailangan nyo mag-download ng sangkatutak na firmware. Siguro mga nasa 8GB siguro or 4GB yung pinaka i-download nyo. Kaya yun nga lang, kasi yung sa online hindi talaga safe yun. May tendency na pag mali yung firmware na binigay, namamatay ang unit. So dito tayo sa offline para tested talaga siya, sigurado talaga siyang hindi siya mamamatay. So dito tinanggal ko na yung mga tornilyo. Isa-isahin lang natin yan. So dito tatanggalin muna natin yung kanyang SIM card holder. Huwag nating kalimutan na tanggalin talaga yon, kasi yun yung kumakapit dun sa pinakaloob niya eh. Para mabaklat natin yung pinakagilid niya. So ayan, natanggalin natin ang likod niya. Unahin natin itong flex ng kanyang fingerprint. Tapos yung mga terminal niya. So ayan, mga flex. Kasi iaangat natin itong pinaka-board niya mismo. So dito, may dalawa pang tornilyo to sa pinaka-gilid. Unahin muna natin yung camera niya para matanggal natin yung. So ayan, tinanggal ko na yung camera. Tatanggalin muna natin itong dalawang tornilyo. At itong kanyang pinaka-tape niya doon sa gilid. Kasi kumakapit din siya sa board eh. So ayan, natanggal na natin yung kanyang board. So dito, tatanggalin natin yung kanyang cover, yung pinaka-copper na yan. Manipis lang naman to, tatanggalin natin para malagay natin yung kanyang mga pinouts, yung tatlong pinouts, tapos yung pinaka-ground niya, bali apat na wires yung gagamitin natin, magnetic wires. Tatanggalin ko rin yung kanyang thermal. At dito yung pinaka tatanggalin natin muna yung pinakahinang niya dun sa
gilid kasi bubuksan natin yung pinakagilid niya, ikakat natin yung pinakalata niya. Kailangan nating ikutan talaga yun ng cutter natin. So dito gagamit ako ng nail cutter para mabuksan natin yung pinakagilid niya mismo, yung pinakalata niya. So dito ingatan lang natin na hindi natin ma-damage yung pinaka-board niya kasi may mga piyesa siya doon na nakadikit. Maliliit yung piyesa. Dito sa part na to, ito lang talaga yung pinakamahirap ang maglagay ng pinouts lalo na maliliit yung mga piyesa na lalagyan natin. Pagdating doon sa software, mabilis lang. Wala pa ngang 5 minuto, okay na yung ano natin, yung pagtanggal ng password. Yung mahirap lang talaga dito sa proseso na to ay yung paglagay ng mga pinouts. So dito gagamit ako ng nipper. Unti-untiin lang natin siya na matanggal natin yung pinakalata niya sa gilid. Kasi yung pwede tinanggal yung takip na yan kasi yung pyesa na lalagyan natin ng pinaka-pinouts nandun siya mismo sa loob. So dito nagputol na ako ng tatlong wire para doon sa ating pinouts, sa ating ISP pinouts. Lalagyan muna natin siya ng tinggaron sa pinakadulo niya mismo para hindi tayo mahirapan sa paglagay ng paghinang doon sa ating mga pinouts. So dito nilagyan ko siya ng flux yung pinaka mga pinouts natin para mamaya pag lagay natin ang ating mga wires ay medyo maganda ang hinangan natin.
para medyo maganda ang kanyang kapit. So dito kukonnect na natin ating ISP pinout. So ayan pala guys, yung ating pagkukunikan, yung CLK, CMD, tapos yung dato niya mismo. Yun yung pinaka pinouts niya, yung tatlo. Plus yung kanyang ground. Mamaya na natin ilalagay yung kanyang ground. Importante muna na malagay natin yung tatlong CLK, tapos yung ating mga ibang pinouts. Dito lalagyan natin siya ng tape para hindi siya magalaw-galaw yung kanyang dulo. Lalagyan ulit natin ng tape. Bawat isang wires natin, kailangan nating lagyan ng tape para matibay yung kanyang kapit dun sa pinaka puno ng kanyang pinouts at hindi siya magalaw-galaw pag hininang na natin siya dun sa ating adapter. So dito ihihinang ko na yung kanyang mga pinouts doon sa adapter niya mismo. Kailangan nating i-check muna yung pinakadulo niya kung tama ba talaga yung dugtong niya. Tapos doon natin siya ihihinang mismo sa ating adapter, MMC adapter. So, bali yung ISP pinout natin dito, bali tatlo plus yung grounds na ang ground natin, dagdag, bali apat na lahat ang ating wires. So, ayan. Lalagay natin yung kanyang mga flex, yung LCD,
at yung kanyang charging plates. So dito ilalagay na natin siya ron sa box natin. Yung gamit nating box ngayon ay AE tool. Gawa din siya ng MRT dongle. So yan guys, yung light indicator na yan na kulay blue na yan, pag kumikislap yan, ibig sabihin detected niya na yung ating MMC. So proceed tayo dun sa pinaka software natin na gagamitin. Yung AE tool pala na to guys, dalawang klase. Yung isang klase yun yung dongle type, pero yung sa akin ay yung box type. Mas maganda kasi ang box type kasi protektado yung pinaka box natin kasi may aluminum housing ita. Pero parehas lang yung kanyang function doon. So ayan, lumabas na yung ating software. Sinaksa ko na rin yung ating micro USB para sa ating supply. So ayan guys, lumabas na yung kanyang pag nakita nyo yung pinaka MMC ano natin, kung ilang gig siya, ibig sabihin pag lumabas yung mga nakalista na yan sa taas. So ayan, na-wipe ko na siya. So dito hindi pa tapos yung proseso. Ganun lang kabilis yung pagtanggal ng password niya. Doon tayo sa FRP receipt. So i-yes natin. Click natin yes, start. So all done din siya. Ganun lang kabilis guys yung box na to. Ang bilis talaga ng proseso. Ang mahirap lang dito ay paglagay natin ng mga pinouts kasi magbabaklat tayo ng takip tapos yung maglalagay din ng pinouts. So dito tatanggalin na natin ang ating mga wire na nilagay. So ayan. Tanggalin na rin natin siya doon sa ating board. Mga nilagay natin yung wire. So, dito, itetest natin kung natanggal ba talaga ang password. Babalik natin yung kanyang battery at yung kanyang LCD at ang kanyang flex doon sa charging flex. So dito hindi ko muna siya tinikit doon. Sinortcut ko siya rito sa switch niya mismo. So ayan, nag-open siya. So dito aantayin lang natin matapos yung loading ng ano na yan kasi ibig sabihin nagre-reformat siya. So yung Realme na to guys, gawa rin siya ng Oppo. Oppo pa rin ang may gawa nito pero iniba lang nila yung pangalan. Pero yung pinaka-board nito, Oppo pa rin talaga ang gumawa. So ayan, aantayin lang natin yung mag-loading siya.
So dito, antayin lang natin yung pag-loading niya. So ayan, lumabas na yung kanyang language. Si-set up lang natin siya. Skip. So ayan, lumabas na yung kanyang mga applications. So ayan yung ating model. So guys, thank you. So,